Cowboy hat ang suot ng nasuspend ang View Corp Chief na si Gerald Bantag nang humarap sa ABS-CBN News sa Baguio City. Ito dedicated ito kay General Katapang ang Kawawang Cowboy. Humarap si Bantag para sagutin ang mga isyong ipinupukol sa kanya. Ang mga hayop na nakita sa loob ng bilibid, ang malalim na paghukay at ang mga naipong bangkay ng mga inmate. Diyan kasi, kung tama yung memory ko, parang December 2021 hanggang September yan, accumulated na yung mga patay na yan. Parang from 550 nga yan yata eh. In that months, yung duration na yon, hindi lang 176. Kasi nga, kasama na yata yung COVID dyan. Hindi kasi ako, hindi ko alam yung data nila doon, hindi ko alam yung circumstances kasi ang nakakaalam dyan, yung mga nasa health, mga doctors dyan, alam nila. Hindi rin niya pinalampas ang sinabi ni DOJ Secretary Jesus Crispin Remulla na treasure hunting umano ang pakay ng paghuhukay sa Bucor compound. Kasi ang pagkakaintindi kasi ng mga netizens ay sa loob ng kulungan. Hindi yun nasa loob ng kulungan. Nandun katabi ng swimming pool na sira doon sa director's quarters, more than 1 kilometer yun away from the prison facility. Hindi yun gagamitin ng preso ng PDL. Ipinagkibit balikat din ni Bantag ang mga nakitang manok panabong, sawa at kabayo sa kulungan. Mayroon daw talaga siyang mga kalaban na balak sirain ang kanyang pangalan. May information na nagpondo na itong mga drug lords para sa tanong na yan. So expected natin itong mga coming days ay magkakaroon nga niyan. At hindi nga itong coming days pa, nangyayari na. Bagamat nangangamba sa seguridad, lumalabas ng bahay si General Bantag para makausap ang kanyang mga abogado. Nakibahagi rin ito sa Unity Rally sa Session Road patungong Ibaloy Park sa mga sektor na sumusuporta sa kanya. Sasamahan din sana niya ang Igorot Lawyers for Bantag o ilaban para personal na kumuha ng kopya ng subpoena sa Department of Justice. Pero pinayuhan siya ng mga abogado na magpaiwan na lang sa Baguio. Kaya kanina, tanging si Attorney Rocky Balisong at kanyang makasamahang abogado ang kumuha ng kopya ng subpoena. Kaugnay pa rin ito sa dalawang reklamo ng murder na nag-ugat sa pagkamatay ng radio commentator na si Percy Lapid noong October 3 at ang umano'y middleman na si John Villamor sa loob mismo ng New Bilibid Prison noong October 18. We will assess yung complaint and with all the attachments dito sa complaint na to, and then we will assess kung he will be coming with us on Wednesday to attend the preliminary investigation, the initial preliminary investigation or not. At his own instance, inutusan kami na kunin yung subpoena. So, he's ready. Para kay Justice Secretary Boyeng Remulla, dapat humarap si Bantag sa nakatakdang preliminary investigation sa November 23 at December 5. All of this drama, I don't know where it's going, no? But it's a lot of drama. Ganun talaga ang batas eh. He's ano siya eh, di ba? He's a person in authority eh. He is a man in uniform. He should know the rights of people and the law. And if the law is violated, he should know the consequences. Wala naman umanong impormasyon si Remulla sa kondisyon o kinaroroonan ng deputy ni Bantag sa Bilibid na kasama rin sa reklamo na si Ricardo Zulueta. Dovidi Guzman, ABS-CBN News, Baguio City.